Hello guys! Kamusta po? It's Megan, John John Mendoza Susi. And in this video ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Wi-Fi password kahit ano pa yung model ng inyong Wi-Fi router. Kaya naman kung piling mo ay mabagal na ang inyong internet speed at sa tingin mo ay marami nang nakakonect sa inyong Wi-Fi router, sa tingin ko ito na yung tamang time para magpalit ka ng iyong Wi-Fi password. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, ako nga pala si John John Mendoza Susi, na kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung hilig mo yung mga ganitong content, ina-encourage kita na mag-subscribe para updated ka sa mga bagong online tips and online tutorials na isishare ko pa. So okay guys, balik tayo. Paano nga ba magpalit ng Wi-Fi password kahit ano pa ang iyong Wi-Fi router? So unang muna, ang pinakakinakailangan mong gawin ay malaman mo yung model ng iyong Wi-Fi router. Nang sa ganun ay ma-search natin yung login access sa iyong Wi-Fi router at kasama na din yung gateway access ng iyong Wi-Fi router. So kadalasan makikita mo yung model ng iyong Wi-Fi router sa ilalim ng mismong router. Kung saan dito rin makikita mo yung login access at kasama na din yung login gateway IP. At next naman, kung sakaling alam mo na yung access sa iyong Wi-Fi router at ganun din yung login IP, sunod naman, ang kinakailangan mong gawin ay i-open ang iyong internet or web browser. Nang sa ganon ay ma-access mo ang iyong Wi-Fi router. So kinakailangan mo na i-enter sa URL bar yung IP gateway ng iyong Wi-Fi router. At dito ay mare-redirect ka sa mismong login page ng iyong Wi-Fi router. At sunod naman ay kinakailangan mong ilagay username at password na makikita mo sa ilalim ng iyong Wi-Fi router, which is yung access login nga ng iyong Wi-Fi router. At kapag nakapag-login ka na, ang common na kailangan mong hanapin ay yung term na wireless o kaya naman ay yung wireless security. So kung nakita mo na to, kinakailangan mo itong pindutin at kapag pindot mo nito, ay dito makikita mo na yung term na pre-shared key. So itong pre-shared key, ito yung Wi-Fi password mo sa ngayon. So kung gusto mo nang palitan yung Wi-Fi password mo, kinakailangan mo lang na baguhin yung nakasulat sa pre-shared key. At kapag nabago mo na ito, kinakailangan mo lang na hanapin yung save or apply na term. At kapag pindot mo nito ay magre-restart ang iyong Wi-Fi router na nangangahulugan na pinaprocess na ang pagpapalit ng iyong Wi-Fi password. So magre-restart nga ang iyong Wi-Fi router at para makakonect ka ulit dito ay kinakailangan mong i-forgot network yung mobile device na ginagamit mo. At subukan mo ulit kumonect gamit yung password na binago mo. So yun lang guys, ganun lang kadali magpalit ng Wi-Fi password kahit ano pa yung Wi-Fi router na model na meron kayo. So lagi nyo lang tatandaan na kinakailangan na alam nyo yung Wi-Fi router model. Nang sa ganon ay ma-search nyo yung common login access nito at kasama na din yung common IP gateway para ma-access yung Wi-Fi router. So yun lang guys, ganun lang kadali. So kung sakaling hindi nyo nasundan ay pwede nyo i-comment down below ang model ng inyong Wi-Fi router at gagawa natin ng video tutorial o kaya naman ay susulat na natin sa comment section yung sagot sa inyong katanungan regarding sa inyong Wi-Fi router. At nga pala, sa video description ng video na ito ay nilagay ko din yung mga tutorial kung paano magpalit ng Wi-Fi password sa mga specific Wi-Fi router. Kaya pwede nyong i-check at baka mamaya ay nandun yung Wi-Fi router na ginagamit nyo. Para hindi na kayo mahirapan kung paano magpalit ng Wi-Fi password, pwede nyong sundan yung video dun sa description ng video na ito. So yun lang guys, again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.